Itong motor na to is ito yung tipong motor na ayaw mong madumihan. Ayaw mong maputikan, ayaw mong maalikabukan. Ito yung tipong lagi mong papakintawin, 'di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo, na kapag bibili kayo ng motor, is dapat according o naaayon sa karakter ng pagkataon nyo. Depende sa trip nyo gawin sa pagmumotor. La la la. Uy! Si Boy first time ba yun? Oh no! Kahabuli na natin si Boy first time yun ah! Papira! Boy first time! Boy first time! Boy first time! Boy P! Boy P! Kayo mo ba yan? Pira si Boy B. Si Boy first time, no? Mga first timers, no? Woo! Good morning, mga first timers. Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Today ay meron bago sa ating ngayon. Akala nyo, si Boy first time, no? Kapatid ko yan, si Master Trike yan. Woo! Ang aga. Good morning, mga first timers. Anong first time ang meron sa inyo ngayon? PCX Gaming tayo ngayon. Meron tayong Honda PCX. Nakikita nyo, mukha siyang ako. Actually, kanina, tawa ako ng tawa. Yung kapatid ko na yan, lagi na pagkakamal lang ako yan, lalo na kapag naka-jersey ng Boy first time. Tapos, kasi kamukha ko yung kapatid ko eh. So, kanina, tawa ako ng tawa habang nabiyahe kami papunta dito kasi pupunta tayo ng DRT ngayon. Sunday ride, quick ride lang. Eh lagi na pagkakamalan. Ang daming bumabati sa kanya na ano, na akala nila ako. Lagi siya na pagkakamalan na ako. Siya yung binabati kasi siya naunahan. Oh, yeah, may kumakaway sa kanya, may tumatangko, may nagta-thumbs up sa kanya. So akala nila ako siya. Ako yung nakabuntot sa kanya. Actually, madalas namin ginagawa 'yun, sinasadya namin 'yun. So kayong araw mga first timers ay babiyahe tayo ng gamit for the first time itong Honda PCX. Ayan, shoutout sa Honda Motorcycle Philippines na pinadala nila tayo ng motor na pwede nating gamitin sa loob ng isang buwan. Last month, meron tayong Airblade, di ba? Padala din yun ng Honda Motorcycle Philippines. Maraming salamat. And then after like 2 weeks, ay nagpadala na naman sila ng PCX sa atin para may magamit tayo na motor sa mga iba nating biyahe. Para meron tayong salitan. Siguro pinapanood ako ng Honda Philippines, no? Maraming salamat Honda Motorcycle Philippines na ako ay binibigyan nyo ng chance para sumubok ng ibang Honda na motor. So far, itong motor na to ngayon ay nag-e-enjoy ako ng sobra. Hindi tayo magiging technical pagdating sa motor na to kasi sobrang napakadami na lang gumawa ng review about sa motor na to, no? Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano yung maganda sa motor na to kapag ginagamit. Ikaw ba yung Master Trike? Ako, si Master Trike ako. Ikaw ba yung Master Trike? Ikaw ba si Boy B? Ikaw ba una? Para ikaw si Boy B. Ikaw ba una? Ayan. Isang quick ride lang sa Doña Remedios Trinidad para nga subukan itong Honda PCX na pinadala sa atin ng Honda Motorcycle Philippines. Kasi sa sobrang dami na nag-review about sa motor na to, siguro may idea naman na kayo kasi hindi naman na siya talaga sobrang bago sa market. Like, nung nag-check ako ng YouTube at naganap ako ng mga nag-review, is napakadami na nang gumawa ng review. So malamang alam nyo na kung ano yung features. Kaya sabi ko, gagamitin ko kaagad. Hindi na ako magiging technical para alamin kung ilang ano yung pinakaibahan nito. Marami akong napansin lang ang kagandahan dito sa ginagawa ko. Kasi ako naman kasi yung taong hindi ako ma-technical pagdating sa mga review ng motor. Alam na ako lagi sa experience ko kung anong maganda sa motor kapag ginagamit.
So dahil nga ang motor nating ang isa ay Honda ADV at lagi na pagkukumpara yung dalawang motor na to, itong ADV at Honda PCX, kasi in the first place para sa akin hindi dapat pinagkukumpara itong dalawang to. Alam niyo kung bakit? Ang ADV at ang PCX 160 ginawa sila para sa mga bagay na kung saan sila dapat gamitin. Like ADV 150, ginagamit niya sa mga adventures, di ba? Off-roads, doon ginagamit. Ang PCX, hindi. Kaya para sa akin, kapag nakakita ako ng nagre-review na pag nagkukumpara yung dalawa, bakit yung pagkukumparahin? Eh magkaiba ng kakayanan niyan, di ba? Ngayon, ang akin dito, kung magkukumpare man ako today, is yung ano yung kaibahan na naka-ADV ako and naka-PCX, dahil sa ang habol ko is yung comfort na gusto na meron si ADB. At sa ngayon mga oras na to ay marami na akong gustong sabihin sa motor na to, itong PCX 160, in terms of sa bilis, kasi ang Honda ADB naka 2 valves yan, ang ADB 150. Itong bagong PCX 160 ay naka 4 valves to, pero napansin ko lang kapag doong nagdadrive, hindi ko alam kung depende sa bigat ko ha, kasi malaki akong tao, halos magta 5'10 ako sa personal eh. Malaki akong tao, mabigat akong tao. Pero pinapakiramdaman ko, kasi in-expect ko kasi dati, na in-expect ko na kapag 4 valves, ay mas malakas siya sa Honda ADV. Ang akin dito, ang sinasabi ko ngayon, is sarili ko tong opinion na, sarili ko tong experience. Iba-iba tayong klaseng impression pagdating sa mga motor, lalo na ako at mabigat akong tao. Iba yung takbo ko pag ita top speed ko to, iba top speed ko sa inyo, lalo na kung kayo ay magaan o maliit na tao. So ito ay pansarili ko bang opinion, sarili kong impression ito sa PCX 160. Nirerespeto ko yung mga pananaw ng mga ibang PCX user. So ito as boy, first time lang, gagawa lang ako ng sarili kong impression about sa motor na to, which is sa mga oras na to, nako, di ko pala nahigpitan. Kasi nung time na bibili ako ng ADV, marami ako nababasa sa comment section na ang biling ko daw is PCX. Eh kaso nga lang kasi, ang pagbili kasi nga ng motor para sa akin, dapat kung bibili ka ng motor, is nakadepende rin yun sa karakter na meron ka, 'di ba? Ba't ka bibili ng motor na ganito kung medyo radical ka pagdating sa pagdadrive ng motor? I mean, mas adventurous ka, makakay ka ng mga bundok-bundok, bakit ka mag-PCX? 'Di ba? Eh kung meron namang ADV. Ayan, matagal-tagal na rin sa akin yung ADV na 'yan. One thing in common dito sa motor na 'to ng ADV tsaka ito is yung tinatawag na comfort. 'Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi sa mga tulad ko na mga mahilig mang long rides, actually yung mga mahilig sa ganitong klaseng motor, yun talaga yung naghahanap ng comfort eh. Comfort sa biyahe, hindi comfort sa tao. Una kasi yung nahanap is usaping comfort, di ba? Usaping dapat relax ka. Okay, yung ADV ko kasi tinaasan ko na ng riser yan. So ito as stock na motor ay magbibigay ako ng aking tawag dito, reaction o impression dito sa motor na to. Simulan na natin. Unang-una, itong motor na to is ito yung tipong motor na ayaw mong madumihan. Ayaw mong maputikan, ayaw mong maalikabukan. Ito yung tipong lagi mong papakintawin, di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo, na kapag bibili kayo ng motor is dapat according o naaayon sa karakter ng pagkataon nyo. Depende sa trip nyo gawin sa pagmumotor, di ba? Honda ADV, adventure bike, di ba? Pwede mong dalhin yan sa putikan. Tapos ito yung motor na same na comfort na naibibigay ADV, and ito yung comfort niya is andyan, di ba? Pagdating sa relax, sobrang relax ng motor na to. Pag hawak ko sa manibela, yung mga braso ko hindi ngawit eh. Yung body position ko dito sa motor na to, ayos eh. Kahit na malaking tao ako, sa ADV, medyo alanganin ako dun. Kasi nga yung upuan nun malapit.
Tapos, yung leg room nun is okay naman. Ang problema ko dun sa ADV ko, actually, hindi ko naman siya problema talaga. Medyo may sana lang ako dun. Sana ganito sa motor na yon. Na kung ano yung wala dun, dito ko nakita sa PCX. Okay, unahin natin. Yung body positioning ko, same as ADV. May stopper dito sa upuan ko kung hanggang saan lang yung pwet ko. And then, yung leg room, okay din naman. Hindi tumatama. Matangkad na akong tao, malaking tao. Okay yung ganito kasi syempre hindi ka nakaganon, hindi naka-stretch yung arm mo, hindi ka mawet. So okay siya sa mahabang biyahe. Ngayon, isa sa mga nagusto ako dito sa motor na to is kahit na yung pakiramdam na malaki akong tao is syempre, pag sinabing PCX yung mga ganitong mga motor ay naghahanap ako ng, di ba pag long ride gusto natin naka-stretch yung paa natin, di ba dito. Ito ang nagustuhan ko dito sa PCX. Kasi kahit na malaking tao ako, tingnan nyo ha, yung paa ko dito, kapag dito sa footrest matawag dito, pag ginanong ko, hindi siya bitin. Nakakapagpahinga ng maayos yung mga paa ko. Unlike dun sa ADV ko, na yun yung sinasabi ko na sana mas in-extend pa to para makapagpahinga yung binti ko. Dito sa PCX, okay siya. Diba? Naisistash ko kahit paano yung paa ko, relax nga yung pagdadrive ko. Kasi dun sa isang kong motor, sa ADB, hindi ko magawa to. Kung nagagawa ko to, nakatupi-tupi yung paa ko. Pero dito, all good siya. Ayun o. Na-extend ko yung mga binti ko. Less nga width, diba? Sana yung kapatid ko? Sa upuan, okay din. Ito yung motor na hindi mo tatawaging astig eh. Ano siya eh, yung parang sosyalin siya. Ilan lang naman kasing kulay ng motor na to. Itong black, may white, tapos parang mayroong gray, light gray itong motor na to, parang tatatlo. Wala pa ako ibang nakikita ng ibang kulay nito maliban doon sa tatlong yon. Nararamdaman ko na para sa akin, itong motor na to, sa ganito klaseng body position ko, tatagal ako sa biyahe. Dati nakausap ko, bago tayo mag Mindanao ride dati, ay nakausap ko yung Honda, dapat ipapadala to at ito yung gagamitin natin papuntang Mindanao. Is either ako yung gumamit ng ADV ko at kay Lacedric ko dapat ipapadala to, or si Lacedric yung gagamit ng ADV ko, ito yung gagamitin ko papuntang Mindanao. Gusto ko kasi sana siyang gamitin ng ganun katindi. So subukan agad natin sa long ride. Kaso, hindi umabot. Bago ako dumating ng Manila pa uwi galing Mindanao is saka siya dumating. So sabi ko, meron pa naman ako mga biyaheng iba, ito ang gagamitin ko muna, itong PCX na to. Pagdating sa brakes, ang harap nito naka ABS, ang likuran hindi, pero meron siyang traction control. Yun ang kagandahan doon. Hindi man pareho naka ABS yung harap at likod nitong motor na to, at least meron traction control sa likuran. Malaking tulong yun. Ang alam ko si ADV, walang traction control yung likuran nito. Ito meron. Yung looks nitong motor na to is parang nagda-drive, kung sa kotse siya, nagda-drive ka ng Honda Civic. Ang ganda nung ang social niya kasi tignan. 'Di ba? Dito sa handlebars, naka-chrome. Okay ako diyan, 'di ba? Ang linis tignan, galante tignan, 'di ba? Tapos dito sa gauge niya, ito mismo parang dashboard niya. Ayan, digital display din. Tapos kapag nag-signal light ka, may mahabang kulay green dyan, no? Pag yan, nakalimutan mo pa. Pagkaliko mo, ewan ko na lang. Ang laki-laki niyan. Makikita mo yung indicator na bukas pa rin yung signal lights mo. Social tignan eh, no? Yung mga tipong ito, kung nag-uopisina ako, ito bagay ito. Yung mga nagtatrabaho sa Makati, yung mga naka-long sleeves. Actually, kahit nga naka-Amerikana kayo sa ibang bansa, di ba? Pwede mong gamitin tong ganitong motor eh. Social tignan eh. Mga switches niya same as the Honda ADV, high low, busina, signal left and right, tapos meron siyang hazard, tapos ito yung start button, and then meron dito sa idling stop system. Pwedeng continuous lang yung makina mo kahit nakahinto ka, or pag sinwish mo to na naka-on yan, pag nakahinto ka, automatic and after 5 seconds, mamamatay yung motor mo. And then, di mo na kailangan i-on. Pag binomba mo ulit, nag-gas ka, automatic na mabubuhay yung motor mo at tuloy-tuloy ang biyahe mo. And then, pag hinto mo na naman, ay mamamatay ulit yung motor. Pagdating sa side mirrors, okay din.
malaki. Kitang-kita mo yung nasa likuran mo. Maganda. Parang ang nagda-drive ng mga classic na mga motor. Tumang-tuma ako dito sa motor na to. Try nga natin brahin. Pag-onte. Malakas siya. At gawin lang ha. Ramdam na ramdam ko yung lakas nito motor na to. Siyempre eh, galing tayo sa ADB, 2 valves to 4 valves. Meron talaga, may arangkada talaga siya. 1G! Pero hindi yung tipong porket 4 valves itong motor na to. Is agresibo siya. Hindi siya ganoon eh. Malambing pa rin siya kahit 4 valves siya eh. Hindi siya yung tipong umaalago agad. O dahil nga sa ganitong klase ng motor siya, na ginagamit siya sa mga pang long ride at relaxed na klase ng motor siya. So hindi, feeling ko hindi niya kailangan na ganun ka-agresibo yung arangkada ng motor na to. Parang ADB ko na wala kang magagawa, kahit gusto mo siyang birahin ng birahin, hindi kanya bibirahin. Kasi sasabihin niya sa'yo, hindi ako yung motor para sa ganun. So, pwede ako tumagal sa biyahe ng ganito. Itong gamit ko. Relax yung mga binti ko, oh, nakaunat. Oh yeah. Sarap oh. Sarap i-drive, men. Sarap i-drive. Yeah, maganda na yung kalsada dito. Papasok na tayo ng Doña Remedios Trinidad at gumaganda na yung kalsada natin. Gulatin mo nga ako? Gulatin mo nga ako? Gulat mo lang. Hindi, mag-bless ka na lang. Magpapasko na, mag-bless ka. Naku po, marunong ka ba mag-bless? Ako na mag-bless sa'yo. Pamangkin mo yan? Anak ko nung taong na. Ah, kala ko anak mo eh. Nung July lang huli natin kita, may anak ka na agad. Oh, mali ko ba kung... si Joanna lang yung nanganak aso. Nang anak, July huling pumunta dito pagbalik. After 3 months, anak mo si Juan. Yan. Yung ride namin, yung review namin ng PCX, nauwi sa review ng pagkain. Pagkain. Dito lang yan. Sulit yan. Ito pa oh. Grabe. Grabe. Plus tapa. Tapa. Well, dito na natin tatapusin yung vlog natin. Pero, kasi maulan na eh. Yung PCX na yan, ay 2 weeks na yan nandito sa akin. Dahil nga nakulong tayo sa kwarto, na-quarantine tayo ng 2 linggo, ay hindi ko siya nagamit. Pero pinagamit ko yun sa kapatid ko. Anong masasabi mo men sa PCX? PCX? One word. Ma'am, baka masira ito. Thumbs up eh. Ha? 2 words yun? Ah, 2 words ba yun? Ayos. 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 Sa 2 linggo mo experience sa motor, anong impression mo sa kanya? Kasi ikaw, siya may balak siyang bumili ng motor. Ngayon, siya ang tanongin natin, kasi siya yung naka-experience na ginamit niya sa araw-araw itong motor na ito ng 2 linggo. Masasabi ko, yung... Eh, kasi diba, ngayon ko lang nagamit din si, si Spike. Oo, si ADB. Oo, yung ride na yun. Kung ikukumpara mo siya, sa comfort, siguro nga, tama ka sa kanina. Hindi mo pwedeng pagkumparin kasi unang-una ang ADB. Tipong pang-offroad siya. Pero si PC, sa hatak, mas malakas sa hatak si PCX. Si PCX, bumibirada, ang bilis. Kaya tuwang-tuwa ako pag ginagamit ko siya. Ewan ko, thumbnail lang na nga rin ako. Sa PCX, no? Maganda siya. So parang yung PCX, lalo na sa atin yung mga mahihilig sa mga long rides dyan. Ito yung, hindi ko naman sinasabi na PCX lang ang okay sa long ride. Pero PCX ang nire-recommend ko namin
na masarap siya gamitin sa malalayo. Lalo, oo. Kasi sa upo mo, sa posisyon ng likod mo, hindi siya nakakangawit. Hindi siya nakakangalay sa kamay. Oo, di ba? Maganda yung posisyon sa manubela. Kahit stuck yung manubela, suwabe. Hindi siya yung ano, hindi siya yung may ngawit dito. Madalas kasi sa akin may ngawit dito. Sa akin dito? Sa kanya hindi. Oo, sa kanya. Wala ko lang ngawit na nangyayari. Ngayon, may 2 weeks pa yan. Babiyahe tayo mga first timers soon. Hindi mga biyahe tayo kasama ang Hampas Loopers at PPCX Gaming muna tayo. I-experience natin sa loob ng 2 linggo, araw-araw, yung PCX na yan. And then eventually, kung in time magkakaroon tayo ng panibagong motor, hindi ako ah. Ang dami na kasing motor, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Driver na yung kapatid ko ay bibili. Kasi parang may plano siyang bumili ng motor na gagamitin niya. Ano yung pinaka... Kasi may mga choices ka, hindi ko na ba magitan eh. Pero ano yung pinaka top of the line? Parang kasi ramdam ko ito eh. Oo. Oh, ito, hindi ako nagbibira. Yung... Kasi marami na nung nadrim ng motor. Mm. Pero sa... sa bilis kasi na... Naano ako eh. Nakuha niya yung gusto kong bilis eh. Sa arangkada. Sa overtake. Lalo sa overtake, hindi kayo bibitin. Okay yung... acceleration. Mm. Acceleration niya. Sa preno, okay din. Pero in fairness, overall, hindi lang sa PCX, in general na natin, na itong dalawang motor na ito ng ADV at PCX na to, sobrang good siya gamitin sa mga long rides. Kanyang-kanyang comfort silang dalawa. So ayun na lang, magkita-kita tayo. Ito naman eh, hindi naman talaga official na mahabang biyahe. Ito ay chill vlog lang at nire-review natin itong bagong PCX na pinahiram sa atin ng Honda Philippines. So shoutout sa Honda Philippines. Maraming salamat sa pagbigay ng chance na ma-review namin at ma-experience namin itong Honda PCX 160. All goodies. Gusto niya kami. Maraming salamat. Magkita tayo sa next vlog mga pagdana. Kapatid ko, mag-vlog na yun soon.